Ito naman guys, on the good side, sobrang blessed naman kayo. Ito ay parang magsisimula yung bagong stage ng buhay nyo. Parang magsisimula kayo ng bagong stage, bagong chapter ng buhay nyo, mga kapixie. And itong bagong stage na to, blessings ang daladala nito at saka abundance of money for some of you, mga kapixie. Ito ay blessings, kasaganaan, pagpapala. Ito yung mga katuparan ng mga dreams nyo, ng mga dasal nyo, mga kapixie. Parang the universe will pour its blessings to you guys. Hello guys, hello Capricorn, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagatang episode natin for tonight is New Moon Kapalaran para ngayong September to October para sa Capricorn, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. Unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung Moon message para sa inyo. Ang New Moon ngayong September ay sa September 3, mga Kapixie. Tapos yung next New Moon naman ay sa October 3. So, ang reading na to guys ay para sa period na yan. Alright? And ito yung moon message para sa inyo guys. It's time to take action. So, napakaganda nitong message na to, mga kapixie. Ibig sabihin, ito na yung panahon para kumilos tayo, no? Kilos-kilos, galaw-galaw guys. Baka ma-stroke, diba? So, kung pinagpapaliban natin, no, yung mga gusto natin gawin. Sometimes kasi, no, yung mga manyana habit, yung mga mamayana, tsaka na, bukas na, sometimes yung mga ganun na parang pinagpapaliban yung mga gustong gawin or yung mga dapat gawin. Sometimes na pag-iiwanan sila ng panahon, no, hindi nila nare-realize na umuusad yung panahon, na hindi sila kumikilos. So, nasasayang. Time is gold, mga kapixie. Time is money, ibig sabihin nun. Ibig sabihin, mahalaga yung bawat oras. Bawat pagkakataon na binibigay sa atin ng universe, kaya wag natin siyang sayangin, no? Dapat palagi tayong productive, mga kapixie, no? So, yeah. Attune to the moon, guys. Don't even think about giving up, no? Wag na wag iisipin na sumuko, mga kapixie. Kailangan mag-persist, kailangan matyaga, kailangan maging consistent. Walang madali sa simula, especially. Nandun lahat ng hirap, pero if you persist, kapag nagtuloy-tuloy kayo, guys, eventually you will see results, okay? Pwede kayong magpahinga pag napapagod, pero wag na wag kayong susuko, guys. Do your best and be happy with that. Okay, so basta gawin nyo yung mga kaya nyo, guys, regardless kahit anong pa maging resulta, kailangan masaya kayo. Kasi effort nyo yun eh, no? And kapag kumikilos kayo, guys, dapat sinasabayan nyo yan ng pagdadasal and positibong mental diet. Kasi yung positibong mental diet nyo, mga kapixie, yun yung magde-deliver ng resulta sa inyo. Not your actions alone. Importanteng kumilos, pero mas importante, guys, yung pagkakaroon ng positive mental diet. Kasi, even if hindi ka kumikilos, pero pag positibo yung mental diet mo, the universe will move you, no? Si universe din yung magpapagalaw sa'yo. And si universe din yung magpapagalaw sa mga tao sa paligid mo para ibigay sa'yo yung mga resulta na kaakibat ng nais mong makita. Okay? Avoid being brash right now. Huwag kayong magpadalos-dalos. Importante na nagpaplano pa rin, nag-iisip pa rin ng mabuti. Mga kapixie, you need a 12-month plan. So, September na guys, patapos na yung 2024. Na-achieve nyo ba yung mga sinet nyong goals for 2024? If hindi pa, ask yourself bakit. Baka may mali, baka may kulang. Adjust your strategies, pero yung goal dapat remain the same. Or baka naman nagbago na yung goal nyo. Sometimes kasi, nagbabago yung gusto natin. And that's fine, mga kapixie. Alright? And for some of you, a new male is coming into your life. So, may bagong paparating sa inyo, mga kapixie. Alright? So, comment down below, Capricorn, if feeling nyo nakaresonate kayo dyan sa message na yan. Tingnan natin yung moon message or yung moon energy nyo. Yung energy nyo ngayong new moon season. So, shuffle ko to guys.
habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt ng negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-undad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mo ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo sa labi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, mayroon tayong promo until August 31 na lang guys, ilang araw na lang. Magbibigay tayo ng free 3-in-1 pampaswerte subliminal sa lahat ng mag-avail ng course. So pampaswerte sa buhay, sa pera at saka sa love life, worth 1,500 yung freebie na yan guys, kaya i-avail nyo na, sobrang ganda. And meron din tayong bagong course mga kapiksi, paano mawala ang third party at magkaroon ng harmonious na relationship para mawala yung mga kabit ng mga jowa nyo. 30% discount naman yan until August 31 guys, so i-avail nyo na, sobrang ganda. And sobrang ganda rin ng reading nyo guys. Actually, this is both negative and positive. Capricorn, kaya in-represent ng Queen of Coins. Ito yung ating moon energy, mga kapiksi. So, both negative and positive mga kapiksi, no? Sa negative energies natin guys, you are having some emotional pain, mga kapiksi. Ito yung challenge. Ito yung mga challenges nyo sa buhay. This is because of challenges, hard efforts, no? Yung parang nahihirapan kayo sa pagdadala ng mga problema nyo sa buhay, mga kapiksi. You have a lot of competition, parang ganyan. Yung competition na yun, guys, parang nakikipag-compete kayo sa buhay. Nakikipaglaban kayo sa buhay, mga kapiksi, okay? And struggles, ganyan. And parang parang ang kalaban nyo rin dito is yung sarili nyo. You're fighting yung parang pagiging nega mo, pagiging triggered mo, pagiging overthinker mo. Parang ganun yung nararamdaman ko na and saka yung emotional, parang masyadong nagiging emotional yung iba sa inyo mga kapiksi, which is bringing you more, parang nagiging overly sensitive kayo guys, okay? So you have to work on that guys. Kailangan yung baguhin yung inyong perspective para magbago din yung takbo ng inyong energy. Ito naman guys, on the good side, sobrang blessed naman kayo. Ito ay parang magsisimula yung bagong stage ng buhay nyo. Parang magsisimula kayo ng bagong stage, bagong chapter ng buhay nyo mga kapiksi. And itong bagong stage na to, blessings ang daladala nito at saka abundance of money for some of you mga kapiksi. Ito ay blessings, kasaganaan, pagpapala. Ito yung mga katuparan ng mga dreams nyo, ng mga dasal nyo mga kapiksi. Parang the universe will pour its blessings to you guys. Ito yung sa taas, no? Ibig sabihin parang ibubuhos ni universe yung mga biyaya at pagpapala sa iyo dito sa lupa mga kapiksi. And ang katumbas niyan ay kasaganaan, pagpapala and abundance of money. Pero ito guys, hindi ito basta-basta natatanggap sa buhay, hindi ito basta-basta na experience kung kayo ay nasa negative energy or marami kayong balakid, marami kayong blocks, okay? Ito yung nangyayari kapag receptive state kayo. Pag sinabing receptive state guys, ready to receive, no? Usually, yung mga ready to receive na mga tao is yung mga tao na always appreciative, always grateful sa lahat ng mga blessings nila. Yung palaging positibo, mga kapiksi. Walang mga negative emotions, always positive yan. Yan yung mga usual. Kaya kung napapansin nyo guys, no, yung mga blessed na tao, sila yung lalong bine-blessed. Pero yung mga mareklamong tao, mga problemadong tao, mga stressed na tao, sila yung laging stressed din. Sila yung laging worried din sa araw-araw na buhay nila. Because, yun, nandun kasi kayo naka-tune in sa ganung frequency, mga kapiksi. That's why you can never experience these blessings unless you change you. Okay? So, anong ibig sabihin nun, kapiksi? Ibig sabihin ba nun, pag mahirap ako, forever na ako maghihirap? Hindi.
Ibig sabihin lang, kailangan mong baguhin yung frequency ng energy mo para ma-experience mo yung mga blessings. Pero you have to change your beliefs, your assumptions, your vibration. Kaya natin sinasabing think positive kasi yung mga blessings, nasan ba yan? Nandun yan sa positive na frequency, mga kapiksik. And may experience mo lang to pag kayo'y positibo, guys. Okay? So, hindi natin sinasabi na think positive para ma-motivate kayo or ma-inspire kayo. Sinasabi natin na think positive para ma-experience nyo yung mga ganitong blessings dahil itong mga blessings na to, nasa positive side siya. Nagets nyo ba? Sana naiintindihan nyo kasi paulit-ulit tayo dyan, guys. Pero hindi naman ako magsasawang ulit-ulitin to sa inyo. Para ma-experience nyo yung reading, yung blessings, yung energy, okay? Kasi ayan eh, yung mga blessings, pero hindi lahat ito nakaka-experience. Hindi kayo lahat nakaka-experience nito kasi yung iba sa inyo nega, yung iba sa inyo mareklamo, yung iba sa inyo overthinker, pessimistic. So yun yung mga blocks nyo, guys, okay? So you have to work on yourself para mabago yung vibration nyo and ma-experience nyo itong mga blessings na to. Okay? So, i-mind-mind nyo na to, guys. Sa comment section, mind blessings, mind kasaginaan, mind pagpapala, mind abundance of money. Comment nyo yan sa baba, guys. And promise yourself, no? Mag-affirm kayo, simula ngayon, positive na ako. Simula ngayon, di na ako mininega. Simula ngayon, palagi na akong grateful. Yung mga ganun, guys. Okay? Tulungan nyo yung sarili nyo. Kasi ako hanggang reading lang. And kahit anong gano'ng kaganda ng reading, kung kayo ay nega, hindi nyo talaga ito ma-experience, guys. So, meron ditong presence ng water sign, Cancer, Pisces, Scorpio, at saka earth sign, Capricorn, Taurus, Virgo. For some of you, a new man is coming, a new male is coming, diba sabi natin dito kanina, a new male is coming to your life. So, maaaring merong mag-confess sa inyo ng love. Love confession ito, mga kapiksis, pagdating sa love, pagdating sa relationship, sa pag-ibig, water sign energy or earth sign energy. Pwedeng kasamahan nyo ito sa trabaho, guys. Or this is somebody na parang daddy long legs, yung palaging tumutulong sa inyo, mga kapiksi. So, yung pagtulong na yon, guys, parang nakikita natin dito na parang nade-develop, no, yung feelings. So, from friends to lovers, yung iba sa inyo, parang ganun yung peg. Okay? So, i-welcome nyo din yan, guys, sa mga single. Pero kung kayo ay in a relationship na, manahimik kayo. Huwag nyo sirain yung relasyon nyo, mga kapiksi. Okay? So, comment down below if naka-resonate kayo. And i-mind-mind nyo to, guys, no? Mind blessings, mind kasaganaan, mind pagpapala, mind more money. Ito, mind new love yan. So, i-mind-mind yan, guys, sa comment section. And comment down below if naka-resonate kayo. Huwag nyo kalimutan, guys, makinig ng mga pampaswerte subliminals natin para makatulong sa inyo. Super effective, guys. Ito yung playlist and ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.